So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon pag-uusapan nga natin itong si Ben Simmons dahil ngayong araw na ito ay meron ngang magandang update tungkol sa trade sa kanya. Dahil mukhang umuusad na nga ngayong araw ang posibleng trade na mangyari dito kay Ben Simmons. Nung nakaraang araw nga mga idol, binalita na ang anim na team daw na ito ay interesado pa rin at tinatarget si Simmons. Itong Timberwolves, Pacers, Cavaliers, Pistons, Raptors at Spurs. At ngayong araw mga idol, meron niya lumabas na balita na ito nga daw team ng Philadelphia 76ers ay nag-re-engage or nakipag-usap muli dito sa Indiana Pacers para nga sa isang deal about nga dito kay Ben Simmons at maaari nga daw ipalit itong si Caris LeVert at si Malcolm Brogdon. At syempre sigurado yan mga idol na kapag yan si Ben Simmons ay na-trade, siguradong itong team ng Philadelphia ay hihingi nga ng mga first round picks. Gaya nga nung request nila nung una pa lamang na itong si Ben Simmons ay humingi ng trade sa kanila. Diba't nun sa Spurs mga idol, apat na first round picks ang hinihingi nga nila kapalit kay Ben Simmons at ilang mga player nila. Yang at hindi napapayag ang Spurs dahil sobrang overpriced daw ni Ben Simmons. At ngayon mga idol, meron na ulit balita na itong Sixers ay nakikipag-usap na about sa deal dito kay Ben Simmons. So yun nga mga idol, abangan na lang natin ang mga susunod pang update about dito sa 76ers at sa team ng Indiana Pacers. Kung ito bang dalawang team na ito mga idol ay magkakasundo nga sa isang trade. At para naman sa ating susunod na balita, itong ang Phoenix Suns ay hindi nga sigurado kung bibigyan nila ang kanilang star player na si DeAndre Ayton ng max contract extension. Ayun nga mga idol, yung katulad kala Luka Doncic at kala Trae Young pati na rin kay Michael Porter Jr. na halos $207 million nga sa loob ng 5 taon. Itong Phoenix Suns mga idol, hindi nga sila sigurado kung worth it ba itong kanilang center na si DeAndre Ayton sa ganun nga ang kalaking pera. Kaya nga daw hanggang ngayon mga idol ay wala pa nga rin contract extension itong number 1 overall pick nila noong taong 2018. At last year nga mga idol, nag-average nga siya ng 14.4 points per game, 10.5 rebounds at 1.4 assists. So very solid numbers pa nga rin mga idol para sa isang big man. At nakita rin naman natin mga idol ang performance niya nga nung NBA playoffs. Talagang ang nakatulong siya sa kanyang team na Phoenix Suns. Pero mga idol, itong ang team ng Suns sa tingin nila ay hindi nga deserving itong si DeAndre Ayton sa isang ang rookie max extension na halos $207 million. So abangan na lang natin mga idol kung ano bang presyong ibibigay nitong Phoenix Suns kay DeAndre Ayton at kung tatanggapin niya nga yung extension na ibibigay sa kanya. So yun nga lamang mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like at follow ang ating Facebook page. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!